Gagamitin nga ba ito mga idol ng team ng Boston Celtics para nga pahirapan si Stephen Curry bukas? Sa isang interview kasi mga idol neto ni Lou Williams, nasabi niya nga na ito nga daw si Kobe Bryant ay na-figure out na laman kung ano ba ang weakness ni Stephen Curry at kung paano nga siya didepensahan. Sinabi nga neto ni Lou mga idol nung 2016 na 2017 season daw nung kalaban nila ang Golden State Warriors nung naglalaro pa siya sa Lakers ay ito nga daw si Kobe Bryant ay sinat down si Steph sa second half dahil lang daw mga idol sa pagbabantay niya sa kanyang side, sa kanyang gilid mga idol. Sinabi nga daw sa kanya ni Kobe Bryant mga idol kapag nga daw binantayan si Stephen Curry sa harap or sa likod niya ay kayang-kaya niya nga daw ikaw tirahan. Komportable nga daw siya sa ganun pero naiilang nga daw siya kapag sa gilid bumabantay ang kalaban. Kaya ayon daw ang ginawa ni Kobe at naging successful nga daw sa pag-shutdown dito kay Stephen Curry. Kaso nga mga idol, ang problema, 5 to 6 years ago na nga yang nasabi ni Kobe sa kanya. Napakaraming panahon na nga mga idol para i-improve yun ni Stephen Curry. At sigurado nga yan mga idol, nagawa na ng paraan neto ni Curry yan. At hindi rin naman kasi pwede mga idol, laruin si Stephen Curry ng isang depensa lang ang ginagamit. Kagaya nga netong Boston Celtics mga idol nung Game 4. Ginamitan nga nila si Steph mga idol ng drop coverage para nga maiwasan nila yung deadly pick and roll nila ni Draymond Green kung saan mga idol pinapasa ni Curry kay Draymond tapos gumagawa ng play si Green. Ang ginawa ng Celtics mga idol sa Game 4 ay tinake away nga nila yon. Kaso nga mga idol ay may counter na agad si Stephen Curry doon. Bigla-bigla niya nga ang tinitirahan dahil ang drop coverage mga idol ay nagbibigay nga kay Stephen Curry ng air space para nga tumira ng 3. Kaya nga mga idol, kung gusto talagang pahirapan ng Boston Celtics itong si Stephen Curry, dapat hindi nga lang isang depensa mga idol, bigyan nga nila si Stephen Curry ng different looks sa defense. Pero hindi pa nga rin yan mga idol na nag-guarantee na may slow down nila itong si Steph dahil alam naman siguro natin mga idol na maraming ang counter na baon yan si Stephen Curry. At kagaya nga ng nasabi ni LeBron dati, parehas nga lang daw sila ni Steph ng paraan para mas slow down mo sa paglalaro. Hindi mo kaya. Same way you slow me down. You can't. Ngayon naman mga idol, ang tanging paraan na lang siguro ng Celtics para mapigilan si Stephen Curry ay magdasal na lang siguro. At para nga sa ating next balita mga idol, nalitratuhang magkasama nga mga idol itong si Jimmy Butler pati na rin itong si Donovan Mitchell. Nag-spark nga ito mga idol ng mga trade rumors. Baka ito na nga daw ang umpisa ng paglilipat neto ni Donovan Mitchell papunta sa team ng Miami Heat. Tapos, dinagdagan pa nga yan na nag-story nga ngayong araw din itong si Donovan Mitchell na kasama nga itong si Bam Adebayo na magkasama nga silang nag-ensayo. Kaya naman mga idol, ang mga NBA fans ay naniwalang it's happening. Matitrade na nga daw itong si Donovan Mitchell papunta sa team ng Miami Heat. Kakabalita nga lang din natin diba mga idol na inaasahan nga ng mga NBA teams na magte-trade request itong si Mitchell papunta nga dito sa Miami Heat or sa New York Knicks. At parang nagko-connect nga mga idol ang mga storya na nalabas neto mga nakaraang araw. Parang nagtutukoy nga ito mga idol, nalilipat nga talaga itong si Mitchell sa team ng Miami Heat. Pero ang mahirap nga dyan mga idol ay wala tayong kasiguraduhan kung mangyayari nga yan. Lahat nga ng ito ay spekulasyon lamang ng mga NBA fans. Mahirap naman na i-claim natin at sabihin natin sigurado na ito mangyayari. Tapos next season sa team pa rin pala ng Utah Jazz naglalaro itong si Mitchell. Pero base nga mga idol dito sa litrato pati na rin sa storya sa report about kay Donovan Mitchell, parang mapapaisip tayo, uy, baka nga mapunta talaga itong si Donovan Mitchell sa team ng Miami Heat. Tapos netong nakaraan ay meron nga ring report about sa interest ng Miami Heat sa pagtitrade nga dito kay Donovan. Kaya mahirap din pigilan mga idol na huwag isipin na baka talaga mapunta na next season itong si Mitchell sa team ng Heat. Pero mga idol, sa mga nangyayari nga netong mga nakaraang araw, ano bang prediction nyo na mangyayari? Mag-i-stay ba itong si Donovan Mitchell sa Jazz? Or lilipat na nga siya sa team ng Miami Heat next season? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga prediction. At pag-usapan naman natin mga idol ang ating next balita na patungkol nga dito kay Zion Williamson. Inaasahan nga kasi na bigyan siya ng New Orleans Pelicans ng isang napakalaking contract, 182 million in 5 years. Kahit yan, hindi nga siya masyadong nakalaro mga idol dahil sa kanyang mga injury. Pero mga idol, kung napanood nyo nga itong si Zion Williamson bago siya ma-injury last season, ay talaga namang halimaw kung maglaro itong si Williamson. Nag-average lang naman siya mga idol sa kanyang second season ng 27 points per game, 7.2 rebounds and 3.7 assists. Second year player mga idol tapos ganyan na ang mga numerong itinatala. Parang pag tiningnan natin yan ay parang pang superstar na nga yan.
Kaya nga mga idol, no-brainer. Hindi na nagdalawang isip ang team ng New Orleans Pelicans na nabibigyan nga nila itong si Williamson ng max contract extension. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!